Hello everyone, I'm Jenny Amoris. At for more details about Kaiser, please email me at jennylin0787@gmail.com and follow me also in Facebook, Jenny Amoris, and my YouTube channel, Jenny Amoris. At ako po ay isang OFW. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo about Kaiser. Alam mo ba, ang Kaiser lang ang provider ng long-term healthcare sa Pilipinas. At ito ay may 3-in-1 product. So, may long-term healthcare ka na, life insurance ka pa, at lifetime investment. So, ano ba ang kaibahan sa short-term healthcare at sa Kaiser long-term healthcare? Now, ipapaliwanag ko sa inyo advantage number 1, short-term healthcare. So, sa short-term healthcare, renewal not guaranteed if with high claims. For example, in 1 year, nagkasakit ka at nagamit ang health benefit mo. Pag in 2 years, di na-approve kasi may record ka na at nagamit mo na ang health benefit mo. And so on. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare, is renewal is guaranteed. Pag na-approve na ang policy mo in year 1, sigurado ka na may healthcare ka na for the next 20 years or more. Pero, kailangan ka good payer. Okay, next advantage number 2, short-term healthcare. Sa short-term healthcare is yearly increase of premium. Example, in year 1, annual premium mo is 30,000. Second year, 35,000. Another third year, 40,000. So, ang ibig sabihin, every year, nag-i-increase yung babayaran mo. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare, fixed ang premium until 7 years na pagbabayad mo. For example, sa first year, nagbayad ka lang ng 30,000. Hanggang 7 years, the same pa rin yung price na babayaran mo. Advantage number 3, short-term healthcare. Generally, no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare with 4-way insurance coverage. Sa Kaiser, my life health insurance ka na, my life insurance ka pa. So, number 1 term, life insurance. Term for life insurance, for 20 years insured ka. Something happened to you, kung mamamatay ka, may makukuhang pera ang pamilya mo. So, number 1 yan, nakagandahan about term life insurance. If kung 51 to 60 ka, mag-start ka sa Kaiser until 70 years old ka, may life insurance coverage. Not 20 years kasi habang tumatanda, tumataas ang rest ng mangyayari sa'yo. Second, accident, death, and dismemberment. Kapag mamatay ka dahil sa aksidente, tapos may plan ka na 450,000, times 2 ang life insurance na makukuha ng pamilya mo. So, magiging 900,000. Okay. About naman sa dismemberment, ito yung di ka namatay pero may part sa katawan mo ang nawala. For example, loss of both 50% percentage of insurance. Loss of sight of both eyes, 100% of insurance coverage mo due dismemberment ang makukuha ng pamilya mo. Okay, next, number 3, waiver of installment due to death. Kung di ka polypid sa Kaiser long-term healthcare mo at kung namatay ka during paying period, which is 7 years, yung Kaiser mo pwede i-transfer sa primary beneficiary mo at babayaran na lang ang kulang. Kung mayroong hindi pa nababayaran or pwede ring hindi bubayaran kung malaki ang insurance coverage mo like
contract price 411,750. Tapos 2 years na lang ang DIBA na babayaran, which is 117,642. So pwede transfer sa primary beneficiary. Or at may marireceive pa siya ng, or may marireceive yung pamilya mo is 294,108. Number 4 way insurance is waiver of installment due to total and permanent disability. Isa sa rest natin ay pwede tayo ma-aksidente or ma-disable. At kung may binabayaran ka ng Kaiser long-term healthcare, syempre magpro-problema ka kasi paano mo ito babayaran? Alam mo, lalo na kung walang kumpanya na tumatanggap sa'yo kasi disable ka na. Ito ang kagandahan sa Kaiser long-term healthcare. Is considered as fully paid ang payment mo sa Kaiser kung total disability ang nangyayari. Yan ang pinakamaganda. Again, Kaiser long-term healthcare, there are 4 way insurance coverage. Number 1, mayroon kang term life insurance. Number 2, about accidental death and dismemberment. Number 3, waiver of installment due death. 4, waiver of installment due to total and permanent disability. Advantage number 4, short-term healthcare. No accumulation of unused health fund. Kapag di ka magkasakit, kahit 15 years hanggang 20 years ka magbabayad ng healthcare mo, walang fund pa rin nag-accumulate. So ilang taon ka nagbabayad sa short-term healthcare, hindi lumalaki yung pera, hindi nag-accumulation, kaya sayang. So, sa long-term healthcare, ang kagandahan, 7 years ka lang magbabayad. In 8 years to 20 years, kahit di ka magbabayad, may yearly health benefit ka pa din. Ang benefit, depende sa plan na kinukuha mo. At ang isa pang advantage nito, at kung di ka nagkakasakit, yung unused mo benefit during on 8 years to 20 years, nag-accumulate siya at kumikita ng 10% interest per year based sa unused health fund. Advantage number 5 sa short-term healthcare is no return of premiums, non-utilization. Kapag di ka magkasakit sa year 1, walang babalik sa iyo ng pera na binabayad mo. Ganyan din sa next year and so on. So again, sayang pa rin ang binabayad mo ng ilang taon at walang mababalik sa'yo. Samantala, sa long-term healthcare, sa Kaiser long-term healthcare, with return of premium for non-utilization during the paying period, kapag di mo magamit ang care benefit mo during paying period or during the first 7 years ng pagbabayad mo, may return of premium, which is 85% ang binabayad mo. Ibabalik yan sa'yo. Plus bonus, good as cash after 20 years. So, pwede mo siya makash yung pera after 20 years. Advantage number 6, short-term healthcare covers only up to age 60. Samantala, sa long-term healthcare, sa Kaiser long-term healthcare, covers beyond age 60 with long-term care yields. Ang ganda sa Kaiser, pag di mo i-withdraw lahat ng fund mo, covered ka even beyond 60 years old ka. Dapat maaga kang mag-apply sa Kaiser long-term healthcare kasi pag may sakit ka na at may record ka na sa hospital, hindi na i-approve ang policy mo. Next, number 7, short-term healthcare. Free existing illness is not covered during the first year and lifetime permanent exclusion. So, in sa long-term healthcare, sa Kaiser long-term healthcare, ang kagandahan, after 7 years at fully paid ka na, on the 8 years onwards, cover na ang pre-existing illness, outpatient consultation, even maternity benefits. So, di ka dapat magproblema. Ang kagandahan, pag may health card ka na, may discount ka pa. At kung di ka magkakasakit at di mo magagamit, di ka dapat mag-alala kasi nag-accumulate lang ang pera mo with interest pa. So, yan ang kagandahan ng Kaiser long-term healthcare. So,
Also, advantage number 8, short-term healthcare, is inflexible, non-transferable design. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare, flexible, transferable, and maybe related benefits design. So for example, what is flexible? Nagkapera ka at gusto mong i-upgrade ang payment, pwede naman. Transferable, pwede mo ibenta ang Kaiser plan mo. What is related? It means pag di mo nabayaran ang plan mo at ayaw mo ibenta at gusto mo ituloy kasi maganda ang benefits nito, so pwede mo pa rin itong ituloy ang plan mo with 2 years from the last to pay due debt. Advantage number 9, short-term healthcare, reinstatement is limited only within 30 days of LAMS policy. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare, reinstatement within 2 years of LAMS policy. Ito yung di ka makabayad kasi nawala ka ng trabaho. Ang maganda sa Kaiser, may 2 years ka pa from last 2 years pay due date para magbayad at ma-activate mo ulit ang plan mo. Advantage number 10 sa short-term healthcare, outpatient medicines and cosmetic treatment not covered. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare, outpatient medicine and all illness including cosmetic and maternity are covered after the 7 years. Dahil may health card ka na, so may discount ka. For example, nagpakonsulta ka, pag wala kang health card, babayaran mo yung 600 pesos. Pero pag may health card ka, magiging 300 pesos na lang kasi naka-discount ka. Another example, nagpa-ultrasound ka. Pag wala kang health card, magbabayad ka ng 1,020 pesos. Pero pag may health card ka, ang babayaran mo is 872 pesos. So, mas maganda pag sa Kaiser long-term healthcare. Advantage number 11, short-term healthcare, continuous yearly payment terms up to age 60. So, 60 years old ka, lagi ka rin nagbabayad. So, in sa Kaiser long-term healthcare, 7 years ka lang magbabayad or spot cash or payment option. So, kagandahan sa Kaiser long-term healthcare, 7 years mo lang ito babayaran, covered ka na hanggang 20 years, may life insurance ka na, may life investment ka pa. At pag di mo withdraw ang fund mo after 20 years, covered ka pa rin kahit beyond 60 years old ka na. At lastly, advantage number 12, short-term healthcare, unexcused, worrisome, and insecure healthcare status after employment or during retirement years. Samantala, sa Kaiser long-term healthcare, secured and worry-free healthcare fund after employment and during retirement years. So that's all about the advantage of short-term healthcare and Kaiser long-term healthcare.